Hello, what's up mga pare ko? Nandito na naman ako, pare ko Steven Tips. And in this video, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-install yung 32-bit Call of Duty Mobile for Season 8 update. Kaya kung gusto nyo malaman kung paano gawin yan at gusto nyo makita kung effective nga ba yung 32-bit version ngayong Season 8 kay Call of Duty Mobile, pag-usapan natin yan at i-review natin yan sa video na to. Ngayon, let's go! So yun na nga mga barakoy, ngayon nag-update na nga sa Call of Duty Mobile for Season 8 niya. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko munang tanungin sa inyo, kamusta naman yung inyong storage mga barakoy? Humihinga pa ba yan? Meron pa ba tayong space? May pang photo pa ba? Meron pa ba pang-download ng anime or pang online class? Kung wala na, tawa na lang natin. Medyo ko lang. So yun na nga mga barakoy, no? Unang-una mga barakoy, nag-update na nga yung ating Call of Duty Mobile yung nakaraan, nung 20 ata. Nakalimutan ako nung, kung kailan. Pero alam ko mga nasa 2021 ganyan, around sa date na yun. So marami nag-request about dito, and nangako naman ako sa ating Season 7 na 32-bit version upload natin on, na mag-update ako once na mag-update na si Call of Duty Mobile. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko munang sagutin natanong ninyo. So unang-unang tanong, pwede nga po ba makapag-update ng Call of Duty Mobile Season 8 na kahit na naka 32-bit ka sa Google Play Store? Ang sagot is yes. Dahil dito sa video na to mga para kaya show and see, at alam naman ng iba dyan na ako ay naka 32-bit kasi tutorial ko yon doon sa ating Season 7 32-bit application update, which is, as you can see, nakita nyo naman na kahit naka 32-bit application lang yung aking Call of Duty, ay nakapag-update ako to Season 8 using Google Play Store update. Okay, para sa mga nagtatanong, yan, nasagot ko na. So pwede nyo nang i-try ngayon mismo bago nyo gawin tong 32-bit application. So mga para kayo ngayon, simulan na natin. Pero bago yun, magbibigay ko sa inyo ng advice. Kung bago pa lang kayo gagamit ng ganitong method, please mga kapare kayo, wag kayong mag-i-skip kasi baka meron kayong mga ma-miss na part and important pa yung part na yon. Magkamali kayo ng pag-setup, baka isisa nyo pa sa akin. Please guys, binibigyan ko na kayo ng warning. Please, makinig kayo sa video ng mas maayos. Kung nalilito kayo, ulit-ulitin nyo lang yung part ng video na yun. Magagets ninyo rin yan, lalo na sa mga new or beginner pa lang sa paggawa nito. Ngayon, magsimula na tayo. Unang-una mga para kay phase 1, kailangan nating i-download yung ating APK. Matadownload yung link in the description. And once na na-download na ninyo, simulan na natin yung phase 2. Open nyo lang yung Zerkyber ninyo. Para sa mga wala pang Zerkyber, pwede nyo siyang i-download sa Google Play Store. Just search Zerkyber and install nyo lang siya. Pagkatapos yung mga para gagawin yun, ang una natin gagawin, which is yung phase 2, ay baguhin yung data and OBB file ng ating Call of Duty Mobile para once na i-uninstall natin yung 32-bit or yung 64-bit niya, ay hindi masama yung OBB and data file niya. So yun yung purpose nun. Hanapin natin sa Android folder. Hanapin natin mga para ko yung kanyang OBB. Unahin muna natin. And then dito, all you need to do is just click and rename. So dito guys, yung pagre-rename ninyo, huwag nyo na masyadong kapalan. Maglagay na lang kayo ng isang symbol o kaya letter, number, kung anong gusto ninyong ilagay. Basta magbabago lang yung file name or yung folder mismo ng ating OBB and yung ating mismong data folder. So okay nyo lang yan. And then punta tayo ngayon sa ating data file, device memory ulit. Hanapin natin sa Android folder, data file. And then ibaba nyo lang yung com.garena. So hanapin nyo lang com.garena.game.codm. Click nyo lang yan. Long press ulit, rename, and maglagay ulit kayo dito ng kung anong gusto niyong ilagay na letter or number. So ilalagay ko 1 and then okay. Pagkatapos yan mga pare ko, ang next natin gagawin is i-uninstall yung ating 64-bit version ng ating Call of Duty Mobile. So kailangan nyo lang i-long press and uninstall. Yan. Uninstall yung mga pare ko, make sure na na-uninstall siya. And then balik ulit tayo sa Zerkyber and hanapin natin dito sa ating download folder yung mismong dinownload din yung APK, which is ang pangalan ay Call of Duty Mobile Season 8 32-bit version. So hanapin natin ito sa download. Yan. So sa download, hanapin nyo sa C kasi alphabetical order ang Zerkyber. Hanapin nyo sa C. Yan, as you can see, ito siya. Ito yung Season 7, so ito yung Season 8. Call of Duty Mobile Season 8 32-bit 1.6.28. So kailangan nyo i-click yan and just click install. Pagkatapos yan mga pare ko, huwag na huwag ninyong i-open yung inyong COD Mobile pagkatapos nyong install. I-click lang natin yung done kasi dito marami nagkakamali, masyado sila nagmamadali. Kapag na-click ninyong install, mag
mag-auto-register siya ng ibang folder, which is hindi mababasa yung ating nirename na Call of Duty Mobile OBB and syempre data file. Kapag once na ibalik natin siya sa dati, hindi siya nare-read. Kaya wag na ninyong i-open. Isang take note yan, guys. So pagkatapos niya, kagaya sabi ko, wag niyong i-open. Click niyo lang yung done. Pagkatapos niya, punta tayo ngayon sa ating device memory. Hanapin natin yung Android folder, dahil ang gagawin natin is babaguhin na ulit natin yung pangalan nila para maset na sila sa tama. So yung unang-unang mga paragoy ay pumunta tayo sa kanyang OBB file. So kinakailangan nyo dito mga paragoy na i-rename muna yung file. So click nyo lang yan and then rename. Alisin nyo lang yung nilagay ninyong letter na ginawa natin kanina. Yan, rename and then okay. So papasukin muna natin itong mismong loob ng OBB file kasi isiset natin siya sa 32-bit format ng kanyang OBB. So click nyo lang yan and then rename. Okay. So ito kasi is naka 64-bit format siya, yung 23297. So kinakailangan nyo lang gawin dito is baguhin siya as 1. Okay, so delete nyo to and then put number 1. So okay nyo lang yan. Yan kasi yung 32-bit format niya mga paragoy para sa OBB na 32-bit. Okay, so pagkatapos nyan, baka lang natin. And then punta tayo ngayon ng ating data file. Sa data file, kinakailangan nyo lang hanapin ulit yung ating ating Call of Duty Mobile. So hanapin natin dito guys sa G. Yan, and then ang kailangan nyo gawin dito is just rename. Alisin nyo yung number 1 and then okay. So refresh nyo lang yan and then pagkatapos yung mga parin, ang next nyo na lang gagawin is just open the game and play. So ipapakita ko in the next clip para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura niya once na i-on nyo na siya. So ngayon papakita ko sa inyo, let's go. So mga pare ko, ito yung unang-una ninyo makikita once na inopen ninyo yung Call of Duty Mobile. All you need to do is just click the permission, okay. Para sa storage access yan, allow nyo lang yung kinakailangan lahat. Lahat alam nyo na naman yan. And then antayin nyo lang siya mag-loading kagaya ng mga pag-aantay ninyo sa loading screen niya. Once na, nung una pa lang ninyo siyang nilalaro. So ganun lang din, walang kailangan lang magbago. So lahat yan, magra-run yan, smooth and nice, walang problema yun dun. So antayin nyo lang ito mga pare ko yun, no? Medyo yan na yung season 8 loading screen niya, show and see naman. Pare ko yun, nagre-read lang siya ngayon, no? So wait lang, medyo pinapass-forward ko ng konti kasi medyo matagal yun lalo na pag bagong install. Confirm lang natin. And then dito accept. And then dito guys, kagaya ng nakikita ninyo, kinakailangan nyo lang mag-login ng account ninyo. So ngayon, puputulin yung clip dito para ilagin ko yung account ko. And then i-re-resume ko na lang pagkatapos ko siyang ilagin. Ngayon, let's go. So yun naman para ko yung nakakatapos ko lang ilagin. All you need to do pagkatapos yung ilagin is i-wait lang siya. So antayin nyo lang din pala mga para ko yung na mag-resume siya kasi meron dito tinatawag na pag-paprocess. So kailangan niya muna mag-process ng mga resources kasi nga bagong install lang siya. So as you can see yung resources natin, kung ilan nyo na-download din yung resources, ganun lang din yung magre-reflect sa kanya pagkatapos siyang install as a 32-bit application. So as you can see, yan, walang problema. Kaka-install lang natin, na-read agad siya. Sobrang bilis. So next ito mga parang, syempre, sample gameplay and ipapakita ko yan sa dulo ng video nito. Ngayon, let's go! So mga pare ko, ito na yung sample gameplay ng 32-bit application natin. So ito yung pinaka first game niya mga pare ko. Pero kagaya ng sinabi ko sa mga nauna natin video about dito, kinakailangan ninyo mga pare ko mag-dry run ng 2 to 3 games kasi sure ako na magka-calibrate pa yung ating CPU mga pare ko. So kinakailangan niya kasi makapag-adjust about dito sa 32-bit application. Kagaya ng una nating video, sinabi ko yon mga pare ko. So kung gusto nyo panoodin yung full explanation about sa 32-bit, ilalagay ko yung link ng video na tinutukoy ko sa description. Kung gusto lang naman ninyo panoodin. So, yeah. Kung ako yung tatanungin ninyo about sa gameplay, yes guys, sobrang smooth ng ating Call of Duty Mobile. Pero kagaya nga na sinabi ko, kapag mga first to 3 games ninyo, meron talaga yung mga tinatawag na adjustment. Medyo magkakaroon ng frame drops, medyo may lagging ng konti. Pero kapag pinapatuloy ninyo yung paglalaro, pagkatapos yun ng 2 to 3 games, mag-iiba na yung kanyang gameplay. Mas magiging smooth na siya or mas magiging okay na siya. So nasa sa inyo pa rin naman mga pare ko kung gusto niyo nung gawin yung tinutukoy ko ng method. Pero kung ayaw ninyo, wala namang mawawala. So para sa akin guys, i-try nyo na kasi siyempre wala namang mawawala. Kung mag-32-bit ka, ganun pa rin naman. Mas magiging compatible nga lang siya sa device mo, lalo na kung low specs ka. So yeah, dito ko na rin tatapusin yung video. Napaliwanag ko na naman yung setup, yung mechanics, yung kinakailangan ninyong malaman about sa 32-bit at kung paano siya i-setup at kung ano yung epekto niya sa gameplay ninyo.
So, nasa sa inyo pa rin kung paano ninyo execute. Kapag nalilito kayo, balik-balikan nyo lang yung part na kung saan kayo nalilito. And then, yeah. Dito ka natatapusin yung video, mga pare koy. Always take note yung mga sinabi ko kanina. Huwag kayong magkakamali dito, mga pare koy. Yun lang, guys. Peace.